the anointed. In the first reading from Isaiah, it is said, "The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me and sent to bring glad tidings to the poor, to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and release to the prisoners, to announce a year of favor to the Lord and the day of vindication by our God." It is the same proclamation of Jesus in Luke when he started his mission, that he was anointed. Ano po yung gusto sabihin that you are anointed? Maybe I could use three ways to define being anointed. First, to be anointed to is to have a mission. Meron kang mission sa buhay. Meron kang pakay. There is that mission that you were sent. Ikalawa, that anointing is empowering. And third, anointing is giving you a driven purpose life. You are driven by a purpose. Mission. Missioning is being sent by God for the repentance and to herald the arrival of Jesus. To have a mission, ay alam mong gagawin mo sa buhay mo. Kaya hindi ka nawawala. At hindi ka magwawala. You do not waste your time. Walang nasisirang oras. You can start this with your children for them to have their own simple mission. Alam niyo po, meron akong bunsong pamangkin. Pangalan niya Obet. Meron siyang mission sa buhay, sa aming bahay. Kasi ngayong COVID, kasama ng lola ko, mga apo niya, tatlo sila. Yung bunso, ito po yung assignment. Assignment na tawag nila sa mission niya. Una, ang assignment niya, he will lock the doors. Kasi he's the only man there, he's assigned to lock the doors. So, paggabi, umiikot siya, nilalock niya ang mga pintuan at mga gate. Ikalawang assignment niya, kanyang mission, he's supposed to close the lights. Pag wala nang, paggabi na, matutulog na, he will close the lights. Pero may mga ilaw na naiiwan overnight, pero in the morning, yun din ang gagawin niya, he will turn off the lights. Meron pa po siyang bagong mission sa lamesa. Siya pong naglalagay ng mga plato at saka kutsara. He would arrange the table. At yung next assignment niya doon, mission niya, siya rin po yung mag-aalis ng mga plato na pinagkainan. Ilalagay niya doon sa water closet, doon sa kusina para mahugasan ng ate niya. While a young boy, he can already have his own mission. Simple lang po. Pero he knows what to do. He knows his time should be doing this. Kaya lang siyempre, dahil bata pa ako minsan, yung timing hindi pa masyadong, baga sa nagda-drive, hindi pa masyadong sanay na sanay. O hindi pa yung mga details of it, hindi pa niya nalalaman. Halimbawa, minsan po, umuwi ako, kasama ko po yung uncle ko, nagkukwentuhan kami ng uncle ko after dinner. Kaya lang po, nasa labas kami, nagkukwentuhan kami dun sa may veranda. Pinapapasok na kami sa bahay at yung uncle ko pinapaalis niya kasi maglalak na po siya. Yun ang tapos naman po, yung mga ilaw, minsan may bisita ako, nagbe-breakfast kami. Kaya lang yung lugar ng breakfast namin, mas maganda kung may ilaw. Sinindihan ko yung ilaw, nagbe-breakfast kami. Kaya lang napasin niya, nakasindi pa yung ilaw. Kahit may bisita kami, pinatay niya yung ilaw. And then napasin ko, itong bata, siyempre yung mga bata, mabilis kumain yan. Eh kami po ng nanay ko, tsaka yung sister-in-law ko, pag nagdi-dinner kami, kwento-kwento. Eh siya, tapos na pong kumain. Inihintay kaming matapos kumain. Eh kumakain na po kami, kinukuha na yung plato namin. Kasi he has a mission to do. I mean, my dear friends, it's wonderful to have a sense of purpose. Baka naman kung saan, nalulungkot tayo. Nagkakaroon tayo ng depression. O kung minsan, parang nagkakaroon tayo ng crisis.
Because baka naman nakalimutan natin mayroon tayong mission sa buhay. Baka iniisip mo yung problema ng ibang tao, yung ugali ng ibang tao, yung kasalanan ng ibang tao, and then you already forgot your mission. Don't allow others' limitation or their opinion about you to stop you from doing what you have to do. For John, he defined himself by his mission. I am a voice in the wilderness. That is his definition of self and his own sense of mission. The good thing about being anointed, second, is to be empowered. Empowering is not because you are weak and then suddenly you become strong. Empowering is to bring the best in you. To bring out your inherent capacity. Yung kaya mong gawin, lumalabas. Kaya mo pala yan eh. You bring glad tidings to the poor. That is the first reading in Isaiah. Liberty to captives, release to prisoners, and to announce a good favor in the year of the Lord. Empowering is making people understand that they are just given the chance they could do good. Meron po akong napanood na movie, 1997. Ang title po ng movie, The Postman. Ang bida po dito si Kevin Costner. Siya rin po yung director. Si Kevin Costner, parang ano po siya? He's a prisoner. Kaya lang nakatakas po siya. Sa kanyang pagtakas, nakikita po siya ng isang postman. Di ba po yung postman, may uniform, tapos mayroon siyang bag, puno ng sulat. Namatay po yung postman along the way. Ang ginawa niya, tinanggal niya yung kanyang prisoner uniform, sinuot niya po yung costume, yung uniform ng postman, kartero. And then, as he was walking in the isolated village, because there was a war, takot na takot sila sa mga outsiders. And then when they recognize him, it's the postman! No? Saya-saya nila. Ang saya-saya nila. May dala siyang sulat. Yung isa, dala niyang sulat ng kapatid niya. 14 years na silang hindi nakikita. Tapos binasa ng isang anak niya sa harapan ng ang saya-saya ng community because they are so isolated. And then everybody enjoyed their letter. Yung iba, tatay niya, soldier. Yung anak niya, matagal nang wala. And then the letters brought joy to the community. Ang problema niya, nung yung mga tumanggap ng sulat, gumawa ng sulat, pinapadala na naman yung sulat on the other side. But that experience is empowering. You could bring joy to others. He could bring hope to others. Mayroon pang line doon, sabi niya, nung binasa niya yung sulat, sabi nung, kasi madalas silang makakita ng stranger, you must be God sent. You are our Savior. Sabi nung babae sa kanya, kasi ang saya niya sa sulat niya. Tapos sabi niya, no ma'am, I'm only a postman. Even John, he was mistaken. You are the Savior. You are Christ. You are Elijah. You are a prophet. No. I'm not even worthy to untie the strings of his sandals. I'm just a voice preparing the way for the one who is coming greater than I am. To be empowered is to discover what you can do. Marami pa po tayong magagawa. Not only individually, even as a community, as a family. There's so much that we can do. This gospel of anointing is empowering. Anointing also is to be driven by purpose. Diba may book pong life-driven purpose? To be driven by a purpose is to see what is your line, what is your calling. Hindi ka mawawala when you know that this purpose is your passion, is your very reason why you are here. Meron po isang libro, yung libro, ang title niya, Doing Well and Doing Good.
parang doing well and doing good, before, I thought they are just the same. Pareho lang, ne? Parang pareho lang, no? At, di ba feel pareho lang yun, doing well and doing good? And then when you read through the book, you realize, ang laking pagkakaiba. Parang concept ng aking, the way I remembered, the main points of the book is this. You can do well, but are you doing good? Halimbawa, you are doing well, Konjun. Ikaw ang pinakamalaking bahay dyan sa Margot. You are doing well. Oh, you are doing well. So, Tatangliot, ha? Pinakamayaman ka sa Sapang Bato. You are doing well. Oh, you are doing well, Chris. Pinakamaganda sa sasakyan mo dito. You must be doing well. Parang ganon. Mean doing well is to be successful. You be, maybe as a businessman, as a doctor, as a lawyer, you are doing well. But the question is, are you doing good? Hindi po pareho pala yun, no? I may be owning the biggest house here in our subdivision. I may be driving around the most expensive car. I may show to you my big business. But it does not always follow that you are doing good. Even when we were baptized, we were washed away from sin. Wala tayong kasalanan. Malinis. Pero hindi po sapot yon. Hindi po sapat yung wala tayong ginawang masama. Anointing is, we are empowered. We are given the purpose to do good. Pwede palang I'm doing, wala kong kasalanan kasi nasa kwarto ka lang. Wala kang kasalanan kasi you don't involve, nasa bahay ka lang. Okay lang po yun. Pero it's not enough for us to go to heaven. Because our Christian mission is not only to avoid sin, but we are called to do good. Huwag lang iwasan ng masama, tayo'y tinatawag na gumawa ng kabutihan. And sometimes you have to stand for something that you believe is right. That is your purpose. That is being anointed. To be anointed is to be given that wonderful calling to do good. Meron po akong kaklase nung high school. Actually, pati elementary kaklase ko siya. Nung high school, kaklase ko rin siya. Tapos hindi naman yung masyadong nakita nung college. And then, naririnig ko yung buhay niya, naririnig ko yung story niya, may anak na siya, pamilya na siya. Ako, naging pari ako. Tapos po, may panahon na pag medyo tumatanda na kayo, nagkakaroon na yung class reunion, batch reunion. 10 years, 15 years, 20 years. May panahon na mag-o-officer ka sa reunion. Minsan, mag-o-officer yung kaklase mo. Iba-ibang gimmick ang ginagawa namin para mag-participate ang mga classmates namin. Kumisan, libre yung t-shirt. Ha? Kumisan, kukuha kami ng sponsor among us na may inyo swerte sa buhay. Sponsored yung food. Walang collection. No? Wala nang wala. Meron naman time na meron kaming project. Pero yung kaklase kong yon, kahit ano pong gawin namin na invite siya na makipag-reunion, yung reunion lang namin sa Florida Blanca lang po, it's within the town. And then narinig namin, nandun na siya. Nasa Pampanga na, nasa Florida Blanca. Hindi po siya nag-a-attend. In fact, sometimes sinusundo pa ng mga kaklase namin para mag-attend. But hindi po siya nag-a-attend. Sabi, ano kayang ayaw niya sa atin? Baka galit siya. Baka galit siya. Alam niyo po, ngayong medyo matanda na kami, 35 years graduate na po kaming high school. I never saw my classmate attending any class reunion from day one, even small class gatherings. But last year, 2019, I was so surprised my classmate attended. This time, with a big time class gathering, nagpunta kami po sa Davao, 4 days. 4 days po yung reunion namin sa Davao. Last year po ito, 2019, around March. And then we asked him, dahil nung gabi po, mayroon kaming medyo sharing-sharing, siyempre, pari po kami sharing-sharing. The question puzzled everyone attending.
Why after 35 years, ngayon ka lang nag-attend? Ang dami nating reunion, 5 years, 10 years, 15 years, 20, 25, 30, but ngayon 35 years? All my classmates were asking, ba't ngayon lang? Alam niyo po ano sinagot niya? My mission is finished. My children graduated. I have a lawyer. I have a dentist. And I have a nurse. And my youngest child graduated accountancy. Ngayon, libre na akong sumama sa inyo. You know, nanahimik po kami lahat. Nanahimik po kami lahat. I admired my classmate for many years. Sabi na, biyasang makyabe. KJ ya. But hindi naman siya lumabas. Ilang? No? Suddenly, you realize he was so mission-oriented. Mayroon siyang project ang tawag niya. Tapos ng project ko sa buhay ko. I think that is also our assignment. Can you articulate your life mission and share it with your intimate friends? Kung tapos na yung first project mo, can you re-articulate your mission this time? Kung tapos na yung mga anak mo, kung tapos na yung bahay na pinapagawa mo, what could be your next mission for us to continue our anointing like John? May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit.